Yan, wala sa eskwela yung lote niya. Yan, kung makikita nyo dito, wala siya sa eskwela. Tapos yung bakod naman dito, wala rin siya sa eskwela. Yan, yan ang unang titingnan nyo. Kung saan nyo i-eskwela yung gagawin nyo. Itong ginagawa ko, dito sa linyang ito. Yan, dyan siya naka-eskwela. Yan, ito na yung mga poste ng pro house. Yan, sunod-sunod dyan. Ito yung mga bakal. Yan, sunod-sunod siya. Yan, ito yung unang posting itatayo namin. Yan yung parilya, nilagay na namin. Oh. Yan, ito mga kabayan yung poste dito sa ginagawa naming 8 unit. Apat na 16mm. Tapos yung anilyo nya 10mm to. Yan, yung parilya nya 12mm din yan. Yan, yung hukay 80x80 yung hukay. Pero yung bakal 66 lang yung putol namin yan. Yung haba. Tapos limang pa ganon, limang pa ganon. Yan, tapos yung lagay namin ng anilyo, isang 5, 4 na jis. Tapos yung spacing nito sa taas, 30 na lahat yan hanggang sa beam. Yan, ito na yung mga kulong puting namin, mga kabayan. Ang isusunod namin, huhukayin namin ito papunta dun sa isang puste na yon. Yan, lalagyan namin ng wall puting. Tapos papunta dito. Yan, lahat yung mga puste na yan, mga kabayan, kabit-kabit lahat yan. Yung wool puting niya, lahat. Yan, yan yung isusunod namin. Lahat ng wool puting. Pagkatapos ng wool puting, ang isusunod namin, flooring na. Yan, sabay-sabay na mga kabayan yung wool puting sa flooring pag binuhusan namin. Yan, halos naikakabit na namin lahat ng puste. Yung sa gitna na lang. Siyam na puste na lang. Kasi mga kabayan, itong posting ito, sa gitna niyan may puste yan. Yan na yung mga binuhusan naming puste, mga kabayan. Yan. Yan, 18 puste na yung nabubuhusan namin. Di ba, siyam na lang. Kasi 20 lahat to. Bubuhusan namin ang hanggang dito. Yung pinaka-poste ito. Hanggang dito lang. Yan na po yung itsura niya, mga kabayan, pag nabuhusan na. Tapos tatabunan yan hanggang dito ng lupa. Yan, tatabunan yan. Kasi ang finish floor namin ito. Itong guhit na to. Di ba yung wall putting namin 40. Pero kasama na dyan, mga kabayan, yung flooring. Pag ganun yung flooring. Kasama na yung flooring dito sa 40. Lahat ng poste ganyan na. Ang binuhusan na namin yan. Yan, tatabunan din to. Yan, halos lahat yan, mga kabayan, ganyan. Yan, ito natabunan na. Yan, huhukay na namin yan dito. Para sa wall putting, lahat. Pag magli-layout pala kayo, mga kabayan, ang una nyong hanapin kung saan kayo mag-i-eskwala sa itatayo nyo. Yan, dito sa ginagawa ko, dito siya sa side na to naka-eskwala. Yan. Yung layo niya dito, yung poste niya 3 meters, yan. Yan ang unang kinuha ko, yung 3 meters na yan. Yan sa pader na yan, naka-eskwala yung gagawin namin. Kaya yung unang kinuha ko, ito, 3 meters to. Galing dun sa gilid na yon. Galing dun sa gilid na yon, 3 meters to. Yan. Tapos yung doon naman sa dulo, 3 meters din yon, kasi dito kami mag-i-eskwala. Tinutok ko na lang sa hollow blocks, kasi yung hollow blocks na yan, diretso siya kaysa doon sa beam. Yan, sigurado tinansian nila yan. Yan, kaya dyan ako kumuha ng sukat. Di bali dinagdagan ko na lang kasi nakalubog yung hollow block sa beam. Di bali ginawa ko tong 305. Yan. Yan ang unang kukunin nyo pag mag-layout kayo kung saan nyo i-eskwala yung itatayo nyo.
Tapos yung susunod, aalamin niyo yung lupa kung saan yung kung hanggang saan yung finished floor niyo. Katulad dun sa kalsada na yon, itong flooring nitong ginagawa naming i-unit, mas mataas to ng 60 cm doon sa kalsada. Yan, yan yung hahanapin nyo pa. Tapos ang isusunod nyo mga kabayan, yung iskwala. Yan, ito yung iskwala naman. Papunta naman doon sa isang poste. Yan, yan yung isusunod nyo iskwala. Yan, pag nakuha nyo na mga kabayan yung level sa ka-eskwala, may tansi na kayo na ka-eskwala, ito, ka-eskwala yan. Yan, nakuha nyo na rin yung layout ng poste, ulit-ulit lang yan. Halimbawa yung poste na yon galing dito sa tansi na to, 350. Yan, ito yung 350. Yan, nakahulog yan dun sa baba, 350. Yan, sunod naman. Ito naman, 350. Hanggang dun yan, sa dulo mga kabayan. Paulit-ulit lang. At mayroon na rin kaming nakalagay na label. Ayan. Ito yung finished floor. Naglagay pa ako dito ng 40. Para pag nagbuhos kami ng flooring, baka mawala ito, mayroon pa akong isang nakalabel. Ayan. Ayan, ganun din sa kabila. Yan, galing doon sa poste na yon. Mag-uumpisa kayo lagi doon sa naka-eskwala. Yan. Ito yung naka-eskwala. Galing dito, 350. Yan. Pero mas maganda mga kapatid, may mahaba kayong metro na hanggang sa dulo na. Yung dulo ng metro, wag nyo nang gagalawin dito. Naka-steady siya dito. Yan. Para tuloy-tuloy. Kasi pag yung palipat-lipat yung metro, baka magbago yung sukat. Mas maganda, mahaba yung metro nyo. Pag galing dito, 350, 700, 1,050 hanggang doon sa dulo. Yan, hindi pwede yung pa lipat-lipat ng metro. Pero kung wala, pasiguruhin na lang para hindi magbago yung sukat. Baka pag sukat dito, 350, doon, 358 na. Inabot kami mga kabayan ng ulan. Nagbubuhusan na kami doon ng wall putting sa dulo. Saktong-sakto yung ulan. Yan, ito na yung mga nagagawa namin. Yan, yung poste na yun, nabuhusan na rin yan. Tapos yung ginagawa namin doon, wall putting. Pero doon sa dulo, dahil malalim, wall putting, may dalawa munang hollow blocks bago flooring. Yan, yung ibang mga kasama ko, kanya-kanyang silong. Yung iba nandun sa truck. Yung iba naman, ayun o, sa may luna na kulay blue. Sakto-sakto mga kabayan yung ulan, mag-aalas 4. Halos apat na poste na lang yung hindi pa namin na itatayo. Halos na poste sa harap sa likod na itayo na namin. Yan, mga poste na yan. Ang lakas ng ulan mga kabayan. Bukas na namin itutuloy yung pagbuhos ng wall putting. Yan, parang may bagyo yata ngayon. Ito mga kabayan yung wall putting namin dito. Yung kapal nito 25 cm yung kapal niya. Tapos yung lapad niya 40 cm. Yan, yan yung nahinto kahapon nung nag-ulan ng alas 4. Ngayon itutuloy na namin. Galing dito sa posting ito, wall putting. Tapos may dalawang hollow block, saka kami magpo-flooring, yung side lang na yan. Saka yun, hanggang doon sa poste na yun. Maliban dyan, itong side na to lahat, pati dito sa gitna, lahat ng side na yan, nagigawin namin dito sa it unit. Wall putting na yan.
Tapos yung wall putting doon na nakapatong yung flooring tapos asintada. Ang isusunod namin dito, ito ng flooring. Yan, pinapantay na namin ngayon. Tapos tinatabunan na namin yung mga poste. Pag napantay na namin to, ang isusunod namin yung mga tubo ng electrical saka tubig saka yung sa CR. Yan, saka na ilalagay namin yung mga bakal. Bago ko tapusin mga kabayan yung video ko, shout out po ulit tayo. Shout out kay Architect Paul Pornila. Yan, siya po yung architect dito sa ginagawa namin sa Bigan. At shout out kay Lai and Aki TV Vlog from Tansa Cavite. At shout out kay Ninok Kyul from Abu Dhabi. At kay Marcelo Family from Luok Romblon. At shout out kay GB Rosales TV. At shout out kay Maria Lopez at sa kapatid niya si Edward Landingin. At shout out kay Gilbert Patiluna from Iloilo City. At shout out kay Marcos De La Cruz from Doha, Qatar. At kay Rone Andrile Bundok from Candaba, Pampanga. At shout out kay Prudencio Tumagan and family from Pasay. At shout out kay Gary Tingson from Riyadh. At shout out kay Agot Quibas from Jeddah. At shout out kay Ferdinand Florentino from Las Piñas. Yan, hanggang dito na lang po mga kabayan. Maraming salamat sa panonood.